Okay guys, so naikabit na natin yung kanyang TDD spotlight. So nandito siya nakapwesto. So ayan. So yung kabila. Okay. So try natin siyang buhayin. So ito yung low beam niya. So ayan. Ayan yung ilaw niya. And then ito naman yung kanyang high beam. Ayan. Okay. So low beam, high beam. So ayan, nakangas nang tingnan niya dyan. Ayan. So ayan siya. Guys, so welcome sa ating panibago na naman vlog. Ngayong araw, turuan ko naman kayo mag-install ng TDD spotlight. So dito sa NMAX version 2. Okay. So tatagkalin lang natin yung kanyang pairings and then mamaya babalik ako para sa wirings. Okay, so ito nga pala yung itsura ng ating TDD na spotlight. Yan. So yan. So ipopesto natin to dito sa part na ito ng NMAX. So nakaganyan siya. Okay. So mamaya papakita ko kung paano siya ikabit. Okay, so balik ako mamaya. Okay. So pag natagkal nyo na yung kanyang clip dito, so pwede nyo na ito iangat. Kahit yung isa lang na yun, may pwesto nyo na yan dyan. Para hindi na ninyo tagkalin lahat yung kanyang screw. So yan. So pag natagkal nyo na, angat nyo lang ng ganyan. Suot nyo na yung inyong wire ng 3-way switch. So yan. So kita nyo na yan dyan. Okay. So na ito na yung wire ng ating 3-way switch. Okay guys, so next ipapwesto na natin yung ating bush relay. So magandang pwesto nito para malinis yung ating wiring. So itatago lang natin siya dito. So ito yung kanyang dito sa likod lang nitong kanyang regulator or computer box. So yan. So pwesto lang natin siya dyan sa likod niyan. Okay. So yan. So dyan lang siya nakatago. So parang wala lang nangyari dyan. So yan. And then ikikable tie lang natin yan. Okay guys. So ito na yung ating bush relay. So ikikable tie lang natin yan dyan. So suotin lang natin ng... So meron niyang pinagkakabitan dyan na parang flat bar sa likod. So doon yung isusuot yung cable tie. So yan. Tapos abutin nyo lang yung kabilang dulo. And then saka nyo siya ngayon ipitin dyan. Okay. So pag nakapwesto na siya dyan, na-shoot nyo na yung cable tie, pwede nyo na siyang i-fix pag nakuha nyo na yung pwesto na gusto nyo. Okay, so yan. So na ito na, so dyan na siya nakatago ngayon. And then putulin nyo na lang yung dulo ng cable tie. Okay.
So ngayon dito na tayo sa wire ng ating relay. So meron tayo dito isang wire. So dinugsun ko na siya kanina para hindi na masyadong magtagal yung ating video. So ito yung wire na ito, galing ito sa battery. So yung dulo nito ay may fuse. So ipo-fuse nyo muna siya sa battery and then dagsungan nyo ng wire. So ito na nga yung wire na yon. Tapos idulalagay nyo siya ngayon sa number 30 ng ating relay. Susukatin lang natin. Okay. Yan. Tapos putulin natin. So ito yung pupunta ngayon sa number 30 ng relay. So ito yun naman yung wire ng ating domino three-way switch. So yan, so medyo exposed lang natin yung kanyang wire para madali ang pag dudugsong. Okay. So ayan. So ito yung wire ng three-way switch natin. So meron din siyang tatlong wire. So balatan lang natin siya bawat isa. Okay, next. So itong blue wire, ito yung kanyang source ng power o yung common niya. So itatap nyo ito sa number 87 ng relay. So yung common or source ng power ng three-way switch. So pag minsan kasi kulay red dito, itong gamit ko kasing domino three-way switch. So ang common niya ay kulay blue. So blue ang ilalagay natin dyan sa 87. Next naman, yung number 85. So itatap natin ito sa ground. Okay. So yung number 86 naman, so itatap natin siya sa accessory wire ng Yamaha. So dun, kung ayaw nyo nang may putol dun sa inyong wiring, so kung, lalo na kung under warranty pa yung inyong motor, so sa kanyang stock point sa busina niya, so dito, so may makikita kayo dyan kulay light brown. Okay. So next, so hanapin nyo lang yung, pag nakita nyo na yung light brown dun sa inyong, sa socket ng stock horn, so dugsungan nyo lang siya ng wire o mark tap kayo dun ng wire, pwede nyo siyang ipitin dun. And then dugsungan nyo lang hanggang dugsungan nyo lang hanggang makarating siya dito sa may inyong relay. So yan, so ito na yung wire natin na galing dun sa light brown nung ating stock horn. So yan. Kasi yan, yung light brown na yon, once na nag-on kayo ng ignition switch nyo, nasusian nyo, magkakaroon nyo ng 12 volts na supply. So ito yon. Para siya ngayon yung tatakbo sa number 86 ng ating relay. Next. So natitira na lang natin na itong number 85. So sa ground natin ito itatap. Okay. Tapos yung high at low ng ating three-way switch. So ngayon, so ito yung ating TDD and na spotlight. So ito siya. So yung kanyang wire, mapapansin nyo, wala itong balas, built-in na yan sa loob.
And then wala siyang pang dugsong. So diretso lang siya, wala siyang sakit. So ang mangyayari niyan, pag itinap natin siya dito, once na magkakalas kayo ng inyong fairings, ng headlight ninyo, pagtatagkalin nyo siya, so doon ito ikakabit natin mamaya. So once na magtatagkal kayo niya, obligado kayo na putulin itong wire para mabunot nyo yung inyong fairings or yung headlight ninyo. So ngayon, para maiwasan natin mangyari yon, gumamit tayo ng socket. Okay. So para maiwasan natin yung pagpuputol ng wire, pag magkakalas tayo, so gagamit tayo ngayon itong socket na to. So yan. So tatlong wire itong ating wire ng TDD. So tatlong wire din na socket ang kailangan ninyo. So tingkabila. So male and female. Okay. So ngayon, pwede kayong gumamit ng dalawang socket. So isang socket dito sa isang ilaw, tapos isang socket ulit dito. So yan. Pero ngayon, ang gagawin ko, isang socket lang ang gagamitin ko. So itong dalawa, yung dalawang wire niya, pagsasamahin ko na lang. So yan. So color coded naman siya. So pagdudugsungin lang natin yung yellow to yellow, red to red, at black to black. So yan, yellow to yellow, red to red, at black to black. Okay. Lang natin. Red to red. Itong red nga pala niya. So itong red niya, ito yung kanyang high beam. Yellow, low beam. So diretso na natin siya dugsong dito sa kanyang socket. Ayan. Okay. So yung yellow pagsamahin lang natin, tapos idugsong natin dun sa isang wire ng ating socket. So dalawang yellow dun sa isang wire ng socket. Tapos lagyan natin ng electrical tape. Next, so red naman yung kanyang high beam. So pagsamahin din natin, and then itap natin dun sa isa pa ulit na wire ng ating connector or socket. So yung black na lang natitira dun sa ating TDD wire. So pagsamahin lang ulit natin yan, tapos ilagay natin dun sa natitira rin na wire na ang ating socket. So kumpleto na. So ngayon, so tandaan nyo lang dito sa gilugsong nyo kung alin yung ground nya, tsaka kung alin yung high and low. So dapat yun din ang katapat nya dito. So yan. So kung alin yung ground, tandaan nyo. So iniba ko yung kulay ng ground para
pag tinipan ko, so once na binalutan ko na ito ng tape, so alam ko pa rin kung alin yung wire at ng ground. So ayan, tsaka yung socket na ginamit ko may number siya, so hindi ko lang alam kung kita sa camera. So ayan, so meron itong number dito, 1, sabihin ko na lang kasi parang hindi kita, 1, 2, 3. So yung 1, so yun yung ating low beam, tinapat ko siya dun sa kulay yellow. So ito, so yung low beam, yung 1 number dito, ibig sabihin ito yung low beam. Yung gitna niya, 2, ito yung at iniba ko yung kulay, ito yung ground. Tapos yung 3, ito, ito yung kanyang high beam. So para hindi tayo malito, balutin man natin ito ng electrical tape, so alam na natin kung alin yung katapat niya, kung para saan. So unahin natin itong ground. So kung natatandaan nyo kanina, ground na lang din o number 85 yung hindi natin na-itap dito sa ating relay. So ito yung wire ng number 85 ng ating relay. So isasama natin dyan yung ground ng ating TDD. So yan. So ang ground ng TDD nga pala, itong kulay black. So yan. Okay. So yan. So black wire ng TDD or yung ground wire sa number 85 ng relay. Tapos syempre, kailangan itap din natin ito sa ground ng ating motor. So yan. So bago natin idugsong, ipakita ko lang sa inyo yung tinap natin, oh, ground. So yan. So dito sa kanyang nag-body ground na lang tayo dito sa kanyang may regulator o sa kanyang computer box, ECU. So naka-ground siya dyan, nilagyan lang natin ng ring terminal, and then dinugsungan natin ng wire. So dyan din kumuha ng ground itong kanyang horn. So dinugsungan lang natin ng wire dyan, tapos patatakbuhin natin ngayon ito dito sa relay. Okay, so yan. Susukatin ko lang and then putulin natin. Okay. So ngayon, ito ngayon yung pupunta ngayon sa number 85 ng ito ngayon yung pupunta sa number 85 ng relay at dito sa ground ng ating TDD. So itong ito yung ground ng TDD. Ito yung ground, nakabati ground dun sa ating motor. Tapos ito yung number 85 ng ating relay. So pag samasamahin lang natin yung tatlo na yan. Okay. So dito ulit sa 3-way tayo. So yung blue, yung common niya, nakatap na natin siya sa number 87 ng relay. Tapos itong black wire niya, ito yung low beam, at yung brown wire, ito yung kanyang high beam. So pag minsan baka kasi bumili kayo ng 3-way switch, pag minsan iba yung color coding ng 3-way switch. So alamin nyo muna kung alin yung low beam niya at yung kanyang high beam bago ninyo siya itap. So yan. So dito kasi sa nabili ko na 3-way, so sa gamit ko na 3-way switch, so ang low beam niya ay black at ang high beam niya ay brown. So yan. So itatap na natin siya ngayon dun sa ating TDD. So yan. So yung low beam ng TDD, itong yellow wire, so susundan nyo lang siya, tapos itatap nyo sa low beam ng 3-way switch. Okay. Next naman, itong high beam. So sa high beam, ang high beam ng TDD na gamit natin ngayon, so kulay red yung high beam niya. So sundan nyo lang ulit. And then itap nyo ngayon sa high beam ng 3-way switch nyo. So ngayon, pwede na nating i-test kung nagana yung ating ginawang wiring. Okay. So ito yung ating ilaw. So bahay lang natin yung switch. Okay.
And then ito yung three-way switch natin. So low beam, yun. Yan. So low beam, medyo hindi lang stable yung ilaw kasi hawak lang natin siya. So yan, low beam niya. Ito yung high beam. Yan. Low beam, low beam, high beam. Okay. So yan. So goods na yung wiring natin. So linisin na lang natin yung ating wire. Tapos sa bracket naman tayo. Okay. So para malinis natin ito kanina ng maayos, so bunutin muna natin dito. So yun yung purpose ng ating socket, para once na may mag-aayos kayo ng motor nyo, maglilinis, magme-maintenance, so pwedeng bunutin nyo lang siya. Hindi nyo na kailangan puturin yung wire. So yan. So bunot lang. Tapos mamaya, saksak na lang natin pag ipipix na natin. Alright guys, okay na yata yung wiring. So yan. So parang wala lang nangyari. So yan. Tapos ito yung ating socket. Ito ko na pinis ito yung socket. Okay guys, so naikabit na natin yung kanyang PDD spotlight. So nandito siya nakapwesto. So ayan. So yung kabila. Okay. So try natin siyang buhayin. So ito yung low beam niya. So ayan. Ayan yung ilaw niya. And then ito naman yung kanyang high beam. Ayan. Okay. So low beam, high beam. Low beam, high beam. Okay. So yan. Ito yung low beam niya. So yan. Okay. Ito yung high beam. Yan. Low beam, high beam. Okay. So yan. Nakangas nang tingnan niya dyan. Yan. So ayan siya. Yung low beam niya. Ito yung high beam. Okay guys, so hanggang dyan muna ang ating tutorial. So sana may natutunan kayo sa ating sinagawang vlog. So kung may natutunan kayo, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa tuwing may budget bago tayong video. Thank you.